din ko, hanapin yung mga magulang nyo. Naiinggit lang po kasi kami kay Nina. Kaya gusto din po namin hanapin yung tunay namin magulang. Ako nga po pala si Melba. Siguro ikaw ang nanay ni Karen, no? Yung kaibigan po namin si Safe Heaven, yun po ang tunay na nanay ni Karen. Ana ba yung pangalan ng ampo ni Naida? Opo, pero kayo po ba yung nanay ni Ana? Hindi ako, yung kaibigan ko sa Safe Haven. Ano, Karen, Nina? Nanaginip po ako na may anak daw po ako. Panaginip lang yon. Pwede mo please make me decide na? Gusto lang talaga kitang sundin. Ganun talaga ako magmahal ng babae. Angel? Angel? Sino ang Angel? Si Angel yung nagpapanggap kong pinsan! Ha? Inasan dyan? Wala naman na! So, see you ulit bukas? Okay. Oh, tinata po eh. Okay lang. May isundo po eh si Mang Delphine. May ilakad kasi kami ni Mau. Ah, sige. Kita lang tayo bukas ha. Sure. Go ahead. Palang kumuha ng private investigator? Oo nga eh. Kahit hindi tayo kumain sa school para ma-save yung mga baon natin, kulang na kulang pa rin yung pera. Eh, kumuha ng kaya tayo kay na lolo? Utang? Ano mga malabo yun? Mahihirapan tayo magbayad. Laking pera nun eh. Kahit mamasukan tayo din bilang mga katulong, hindi natin mababayaran. Pero Karen, sila lang naman yung may ganong kalaking pera eh. Kaya Delphine. Yes, ma'am. Sundan niyo po yung pulang kotse kahit saan magpunta. Sige pa. Bakit kasi nagpakita ka pa? Munti na tayo manguli. Okay lang yun. Nakasan ko naman eh. Tsaka gusto ko lang naman makita na parang tangang babae yun. Tsaka panwala siya sa'yo, no? Kala niya talaga, mahal mo siya. Hindi naman. Alam mo, tanga talaga yung Carla na yan. Tanga pala. Sino ngayon nagtaka sa atin? Nabisto ko na kayong dalawa. Carla. Totoo ba, Benji? Totoo bang pinasakay mo lang ako para dun sa peking niyan? Carla, it's not what you think. Let me explain. Don't dare you! Don't dare you! Carla! Ano ba? Tumigil ka ng babae ka, ha? Itigil! Magmalala ako kayo! Tama na! Tama na! Si Angel! Why not? Why not? Alam mo ba kung sino yan? Maluno ko yan! Kaya makamaluno ko kayo! Isa siyang fake! Ikaw, nahawa ka na sa pagiging fake niya. Nagpapagamit ka sa kanya. Nagpapagamit ka sa isang scammer! Hindi ako nagpapagamit! Ipinaghihigati ko lang ang girlfriend ko sa ginawa ng nanay mo. Ang galing niya rin, no? Pati talaga, mami ko, nagdadamay niyo pa dito. Dahil siya talaga ang may atraso sa akin. Siya ang gagantihan ko, Carla. At dahil anak ka, damay ka rin. Lawyer! Walang ginagawa sa iyo si mami! Talaga? Bakit hindi mo siya tanungin? Tanungin mo ang magaling mong mami kung bakit ako naghihiganti. Kung ano atraso niya sa akin. Sige! Tanungin mo siya! Ano na kaya itsura ng anak natin sa nan? The last time we saw her, nung debo niya. Gusto kong isipin na katulad pa rin siya ng dati. That night sa party. Maganda. Mabait. You know what? I just had a wonderful idea. Bakit hindi tayo magpa-party para kanina? Party? Oo, why not? Ipakilala natin siya sa mga kaibigan natin. Ang tagal natin hinanap ang apo natin. May inaandito siya. Dapat lang mag-celebrate tayo.
Kung sa bagay, ang tagal na natin hindi nagpapaparty. Di ba? Oo. Puro kasi problema yung dinatnan natin dito sa Pilipinas eh. Di ba? Masaya yun. Makikilala nila finally kung sino ang tunay nating apo. At saka gusto ko mas malaki yung party. Mas malaki kesa doon sa debut ni Maggie. Sige, sige. Ha? Sige. Pinigilan ko kayong dalawa, pero hindi kayo nakinig. Kaya yan. Alam na rin nung Carl lang yun ang mga plano ninyo. Pero maganda na rin na nangyari yun. Para tumigil na kayo. Hindi na namang mapupuntahan mabuti ang paghihiganti. Hindi kami titigil, Ate Onay. Ano? Angel naman! Ngayon, kalmot lang nakuha mo. Paano bukas? Ha? Paano kapag nakaharap mo si Ruth Monteclaro na mismo? Tama na. Uuwi na tayo sa probinsya. Hindi pwede, Ate Onay. Alam kong mali ang ginagawa ko, pero punong-puno ako ng galit ngayon. Gusto kong tanggalin ang lahat ng pot na yun. Pero paano? Ito lang ang paraan, Ate. Angel? Hindi ikaw yan. Hindi ka mamamatay tao. Isa kang simpleng babae sa probinsya. Mabait. Mapagmahal. Kaya huwag ka magpadala sa galit na yan. Pero paano, Ate Onay? Pinatay ang tatay ko sa harap ko. Nakita ko kung paano siya nasaktan. Nakita ko kung paano siya nahirapan. Nakita ko rin kung paano siya nalugatan ng hininga. Gabi-gabi napapanaginipan ko si tatay. At alam ko na gusto niyang ipagiganti ko siya. Angel, hindi mo wala ang galit sa puso mo kung maghihiganti ka. Alam mo, mas lalo lang madadagdagan. At sisirain ka ng galit na yan. May mga bagay kasi na kailangan mo lang ipagpasa sa Diyos. Hindi ka masamang tao, Angel. Kaya nang bago mangyari yun, umuwi na kita sa atin. Manahimik na lang tayo dalawa sa probinsya, ha? What's wrong, Ma? Anong ginawa mo kay Angel? Anong kasalanan mo sa kanya? Nga, ano mo ba kumuha siya ng lalaki para paibigin ako? And then drop me para masaktan ako? Mabuti na lang nahuli ko sila. At alam mo ba kung ano sabi niya? Na ginagawa niya yun para gumanti sa'yo! So tell me, Ma. Anong kasalanan mo kay Angel? Carla. At saka bakit ka ba niniwala sa Angel na yun? Hindi ba? Manluloko nga yun? Pero, Mami, she said na obviously sinisiraan niya ako sa'yo at hindi ko alam kung bakit. Now, tell me, Carla. Saan mo siya nakita at saan siya nakatira? Why do you wanna know? Kakausapin ko siya. Puputulin ko ang sungat niya. Ay kaya kong tapak ano ka mabuti yung nangyari sa'yo ha? Sugod-sugod pa kasi ang Carla na yan. Kaya nga buti yan ang ginawa niya sa'yo. Kung hindi, di mas grabe pa, di dapat nasa ospital pa tayo ngayon. Yes. Ay, kakainis na.
Please. Kundi sana ginawa sa amin ng Bruce na yun. Makabawi sa'yo. Sa silaw ang sa amin. Tingnan lang natin ngayon kung anong ibubuga mo. Kailangan ko siyang parusahan sa mga ginawa niya. Angel, ano ba? Ano pa pang kailangan kong gawin para matanggal sa pag-iisip mo yung paghihiganti niya? Pero Ate Onay, hindi na mo nga yung ginawa niya sa'yo. Hindi, wala na nakikita, Angel. Nararamdaman ko pa. Ang sakit ang buong katawan ko. Pero alam mo kung ano naiisip ko? Na mas marami pa siyang pwedeng gawing malala sa'kin. Lalo na sa'yo. Pinatay si Chuan Luis. Ako, ikaw! Kayang-kaya ka din niyang patayin. Hindi ka ba titigil hanggang maubos ang buong pamilya natin? Angel, sa tingin ko tama si Ate Onay. Tumigil na tayo. Tatakot na ako. Akala ko kasi natin paibigin mo lang si Carla. Pero ngayon may na-aksidente na. Ayoko na. Benji. Sabi mo dati, hindi basta-basta ang kalaban. Si Ruth Monteclaro. Ngayon nakita ko na tama ka. Kaya alam ko mapahamak lang tayo sa ginagawa natin. Sige. Bayag na ako, Ate Onay. Bayag na akong umuwi tayo sa probinsya para matigil na ang lahat. Ka naman. Pangako, magiging tahimik ang buhay natin sa probinsya. Walang manggugulo na isang Ruth Monteclaro. Diyos ko, hindi ko alam kung tama ang gagawin ko. Pero hindi ako pwede kumalis ng walang ginagawa. Binago ako ni Ruth Monteclaro. Sinira niya ang buhay ko. Pero tama si Ate Onay. Kaya na ang bahala sa kanya. Pero pangako ko po, gagawin ko lang ang tama. Pagkatapos nito, tatanggalin ko na ang galit sa puso ko. Babalik na ako sa dating Angel. Angel, halika na, may na tayo. Naayos pa tayo ng mga gamit. Sandali lang, Benji. May kailangan ako. Hello? Ruth Monteclaro. Si Angel to. Kailangan tayong magkita. Kailangan na nating tapusin to. Nina. Napag-usapan namin ang Lola Sernan mo. Since nahanap ka na namin, magpapaparty kami para sa'yo. At ipakikilala ka din ng isang Monteclaro. Party? Yes. One big party. At i-invite namin lahat ng friends namin. Ipakikilala ka namin bilang anak ni Maggie, yung nawawala naming apo. And my dad. Papakilala niyo rin ba siya? I-announce niyo ba sa lahat na anak ako sa labas? Na may ibang pamilya yung daddy ko? At yung asawa niya, pamangkin niya. Una. Lola, kung gusto niya akong ipakilala sa lahat para meron silang pagtawanan o pag-chismisan, it's up to you.
tatanungin niyo. Ayoko. Mas gusto kong itago na lang na ang daddy ko ay asawa ng pinsan ng mami ko. Kahit na ilang tinig ay kaya ko. Angel, ano ba? Sigurado ko ba si gagawin mo? Hindi. Sa totoo lang, Benji, natakot ako. Eh, huwag na lang natin gawin. Pero natatakot din ako na manahimik na lang. Ito lang ang kaya kong gawin para kay Itay. Tsaka hindi ako matatahimik kapag sinarili ko lang alam ko. Kukunin ko lang kay Ruth ang pera na hinihingi. Kasi kailangan natin to, Benji. At tsaka, para na rin maramdaman ko na may kinapuntahan naman ang pagkamatay ng tatay ko. Pera na lang hahabulin ko kay Ruth. Hindi na ang paghihiganti. Mabuti kung babayaran ka lang ng route na yun eh. Patapos kung makita yung ginawa niya kagabi kay Ate Onay, kayang-kaya niya tayong patayin. Benji, hindi ako papatayin ni Ruth. Hindi siya killer. Business-minded siya, kaya gagawin niya ang lahat para mawala ako sa landas niya. Ibibigay niya ang pera na hinihingi ko. Pero Angel! Benji, kaya kong kalimutan ang lahat. Kaya kong kalimutan na namatay si Itay. Kaya kong kalimutan na niloko namin ang Monte Claro. Pero bago ko gawin yon, kailangan ko munang harapin si Ruth. Ang lakas naman ang loob mo makipagkita sa akin. Babalik na ako ng probinsya. Kailangan ko ng perang ipinangako mo sa amin ni Itay. Pero hindi kayo sumunod sa usapan. Bakit kita babayaran? Para manahimik na ako. Hindi ako magsasalita. Hindi ko sasabihin kahit kanino ang sikreto mo. Pero bago ko gawin yun, babayaran mo ang katahimikan ko. Sige. Babayaran kita. Pero bago yun, ikaw muna ang magbayad sa akin dahil sa perugwisyong inabot ko sa'yo! Teka lang! Huwag ka magpapaputo! Wala naman ito sa usapan, di ba? Hindi na po kami magugulo, Ruth. Kaya huwag niyo po kami patayin. At bakit ko kayo bubuhayin? Minsan mo na akong inulol, Angel. Kaya kesa magpaggala-gala ka pa, mabuti nang tapusin na kita para mawala ng sakit ng ulo ko! Teka lang! Makinig ka muna sa amin! Itago mo na lang ang sikreto ko habang buhay, Angel. Dahil kahit sa impyerno, wala nang makikinig sa'yo. Parang awa mo na po, Ma'am Ruth. Huwag niyo po akong patayin. Ayoko pong magaya sa tatay ko na pagkatapos mo na lang gamitin, ipapatayin niyo na lang. Dahil ganid ang tatay mo. Ang usapan namin, magpapanggap lang kayo bilang Brent at anak Harmina. Tapos, lalayo kayo, dala ang perang pinag-usapan namin. Pero inutusan niyo naman po ako na paalisin ng ibang anak Karenina sa bahay ng mga Monte Claro. Nagawa ko naman po yun, di ba, Ma'am Ruth? Tapos ano? Binaligtad mo ako, di ba? Sabi mo, ba't ka lalayo dala ang 12 million pesos kung kaya mo namang makuha ang buong kayamanan ng mga Monte Claro dahil ikaw ang tunay na apo? Ako ang nagpakahirap sa Monte Claro conglomerates, kaya ako dapat ang makinabang sa lahat ng loob! Ma'am Ruth, ang hinihingi ko lang naman po ay konting bayad. Again, ako ang dapat mabayaran. With your life! Tama na yan, Ruth! Uncle, what are you doing here? Ako mismo ang nagpapunta sa kanya dito. Para si Lola Sernan mismo ang makadinig ng lahat ng kinumpisal mo kanina. Hindi lang naman ang nakikipagkita sa kanya, Benji. Naipapaharap ako sa kanya. Ang taong kailangan makaalam ng totoo. Sino? Uncle, let me explain. Wala ka nang dapat i-explain, Ruth! Narinig ko ang lahat! Ang pagkuhan mo kay Brent, kay Angel, at ang pagpatay mo kay Brent,
lahat para makuha mo ang pera ko. Uncle, please hear me out. I feel so betrayed. Galit na galit ako sa ginawa mo. Uncle, pakinggan mo muna ako. Narinig ko lahat, Ruth. Sa bibig mo mismo ng galing. Ang sama mo. Napakasama mo. Paano mo ito nagawa sa akin? Uncle, wala po ako kasalanan. Please believe me. Huwag ka na magsinungaling, Ruth. Bisado ko na lahat ang plano mo. Pero, Uncle, kaya ko lang naman ginawa yun because you're being unfair. 15 years ago, iniwan niyo sa akin ang Monte Claro conglomerate. Ako ang nag-asikaso, ako ang nagpakahirap. Ni tulong mula sa inyo, wala akong nakuha. Tapos ano? Iba ang makikinabang? Even Maggie cared less about the company. Ako lang ang nagmalasakit sa kumpanya. Tapos babalik kayo na parang walang nangyari. Ipamahanap niyo si Maggie at si Anna Carolina para ibigay sa kanila ang lahat ng pinaghirapan ko. At sa tingin mo, sa'yo dapat mapunta yun? Oo, Uncle! Pero niloko mo pa rin ako! Saan mo ang buhay ko? Binigay ko sa Monte Claro conglomerate! Mali pa rin ang ginawa mo, Ruth! Pumatay ka! Ginawa mo yun dahil makasarili ka! At pilit mong nilalayo sa akin ang aking abo! I'm so sorry. I'm so sorry, pero di ba fair kang tao? Justified naman po yung ginawa ko, di ba? Oh, fair nga ako, Ruth. Kaya sa tingin ko, dapat mong pagbayaran ang claiming ginawa mo. Dapat kang makulong! Uncle, please! Gagawin ko ang lahat! Nagsisisi na ako! Gila po ako ipakulong! Just please don't send me to jail, Uncle! Please! Pero niloko mo ako, Ruth! Sinira mo pa buhay ng isang bata! Pero Uncle, kadugo niyo ako! Ako yung nagmamalasakit sa iyo ni Auntie, kaya mo ba ako ipakulong? Hindi, Ruth. Walang kapatawaran ang ginawa mo. Kaya hayaan ko na lang ang batas ang magpataw ng parusa sa iyo. Uncle, please. Uncle, kaya mo ba ako makita sa balangguan? Ako na katugo mo. Ako na nagmamalasakit sa iyo ni Auntie. Hindi na magbabago isip ko, Ruth. Dapat inisip mo yan bago mo ginawa ang lahat. Lala! Ayoko! Ayoko makulong! Na ilang tingig ay kaya ko. Ayoko makulong, Uncle. Kung ipapakulong mo ako. Ano? Sige. Babarilin mo ako? Papatayin mo ako? Sige! Patayin mo ako! Hindi ko po kaya. I'm so sorry, Ami. I'm so sorry. At pinalak mo pa akong patayin? Mas mabuti talagang makulong ka. At sa bilanggo ka magsisisi ng kasalanan mo. Okay.
po at nagpunta kayo, ha? Akala ko po kasi hindi na kayo dadating. Sorry po kung nalaman niyo po yung totoo. No, Angel. Panahon na siguro para malaman ko ang pinagkagawa ni Ruth. Hindi na niya ako mapapaikot ngayon. Pakiramdam ko po, mabibigyan na ng mustisya ang ginawa sa tatay ko. Makaka-uwi na ako sa probinsya ng magaanang loob sa wakas. Kasi alam kong magbabayad na si Ruth sa mga kasalanang ginawa niya. Ayoko makulong. Salamat mo yan. Kaya ito solution sa sarili mong problema. Kapag hindi mo ako tinulungan, isusuplong kita. Dahil sa ating dalawa, ikaw naman talaga pumapatay eh. At ikaw ang nakaisip na gamitin sina Brent at Angel, hindi ba? Kaya please lang. Please, gumawa ka ng paraan. Once and for all, tapusin mo na itong gulong to, please. Sa namin, magpapanggap lang kayo bilang Brent at anak Haramina. Tapos, lalayo kayo dala ang perang pinag-usapan namin. Ako ang nagpakahirap sa Monticlaro Conglomerates. Kaya ako dapat ang makinapan sa lahat ng Brent. Sino po kayo? Benji, mapapagal tayo! Sino ano? Benji! Bakit gusto nyo silang pahanap? Di ba dapat silang nagpapahanap sa inyo? Ali, sigurado ka ba talaga niya itong lugar sa panaginip mo? Hindi nga ako makapaniwala na sa totoong buhay pala meron talagang safe haven. Mahirit yung Benji! Sino si Benji? Tsaka, anong ginawa niya sa'yo? Stop asking, Dan. Si Mami ang kailangan ko. Siya lang naman talaga yung nakakaintindi sa akin eh. Nasaan po si Tito Abel? Nag-impaking kagabi. Umalis. May iniwan siya para sa'yo. Safe haven? Sigurado andito na ang susi sa mga pagkatao natin. Ayun yung office. Tara, puntahan natin. Oh, ayos. Bakit anong problema? Parang may narinig akong familiar na boses eh.